Pupunta ka ba sa North? Galing ka bang Southeast Asian Games closing sa Clark? O kung saan pa man, anywhere dito sa Bulacan? Tapos babalik ka sa South? Tapos naghahanap ka ng magsarap na pasalubong? Then, itong video na to, this might be for you. Ito, binatang galing ka sa South. Nanood ka ng SEA Games 2019, Philippine Arena, o kaya sa Clark, pupunta ka ng closing kung saan man, o kaya nagbakasyon ka saan man sa North, pupuwi ka na sa South. So, syempre, maghahanap lang kayo. Sabihin, pasalubong, bilhin tayo ng pasalubong, bilhin tayo ng pasalubong, saan tayo bibili, hindi niya lang kung saan masarap. Guys, pumunta kayo sa Rosalie's. 3 minutes lang away from toll gate, makakapunta na kayo dito sa Rosalie's. Iba't ibang pasalubong. Ang sarap niya. Kanina ko pa kinakain. Yung itsura ng laman niya parang ganito lang na cheese. Iba siya. Tapos ang next naman na gusto ko i-recommend na i-try, itong Butcheron. Maraming brand doon, hindi lang naman Rosalie's. Parang Butcheron capital of the Philippines, ata itong Bulacan o Marilao eh. Parang hirap tumigil kumain. Next na marirecommend ko na bilhin nyo doon pag nagpunta kayo, Special Lited. Mas nagustuhan ko to kaysa doon sa Butcheron, mas nalalasahan ko. Pero mas gusto ng, mas, ewan ko, mas sikat yung Butcheron eh. So, ayun. Yung sa side ko, ito yung tatlong stuff kung mahilig kayo sa mga crunchy. Huh? Ngayon, kapag mahilig kayo sa matatamis naman, sa mga kakanin, I suggest, bilhin nyo dun yung Rosalie's Bibingka. Ang bestseller daw nila dun na bibingka ay yung may leche flan na toppings. Tapos yung Rosalie's pinipig. Masarap din daw yun. I'm sure ka na tikman ko doon yung bibingka. Panala nga yung bibingka nila. Tama yung tamis na hindi siya puro, parang puro asukal lang. Na nakakauma, hindi siya ganun. Tapos yung pinipig naman nila, yung suma na pinipig, nagustuhan ko din siya. Kasi hindi na siya yung, hindi siya yung parang suma na kailangan ibabad mo sa asukal para magkalasa. By itself, it's really good. Tapos, siguro ang isang natuwa ko dito, sabihin natin, gusto nyo nung yung mga peanut brittle sa Baguio? Yung ube jam, strawberry jam, yun yung tatlo, yung tatlo yung tumatak sa isip ko eh. Yung galing sa Mountain Made, from Baguio. Meron sila dun, pero syempre mas mahal siya than usual. Tingin ko mas mahal siya, may patong na sila dun. Pero ang part doon na, ang ganda ng itsura niya, pero ang mahal. Hindi ko alam bakit mahal. Mga dried fruits ata yun. Hindi ko nga alam anong, na may ganun pala eh. May ganun yung tawag eh. Date yellow? Tama yung basa ko. Tapos, yung pinaka-sting ko, pinaka-star nito, pinaka-natuwa ako ay itong Silvanas. Alam ko kasi itong brand na to sa Dumaguete meron. Galing to sa Dumaguete. So, pag meron akong mga kaibigan sa office na umuwi ng Dumaguete, nag-uwi sila nito. So, nagulat lang ako kasi sikat siya. Tapos, meron dito. So, tinanong ko sa kanila, dinideliver daw to. Ewan ko kung doon lang ba meron o may iba pa. Doon sa mga hindi pa nakakatikin nito na mahilig sa dessert, dapat matikman mo to kasi ako hindi ako mahilig sa dessert. Hindi ko ano mang matatamis na pagkain pero nagustuhan ko to. So ano ba siya?
Hindi. Sarap talaga. Alam mo yung cake? Na parang yung may mani-mani. Hindi ko alam ang tawag dun. Sa, gan- sa cake na ganun. San Sibal ba? Ah, basta yun yung cake na may mani-mani maliliit. Parang ito, parang ganun siya. Ha? Sarap. Aba kasi, mustang sarap. Sarap nito. Yung labas niya, kasi, parang may breadcrumbs. Tapos, yung outer layer niya, outer part niya, crunchy. Pagdating sa loob, biglang, yung tamis. Yung tamis na masarap, parang, binubulaga yung bibig mo na parang, oh, shoot, ang sarap. Sarap talaga nito. Mahal nga lang. Mahal dun eh. Magkano dun? 380 ata ito. Ayun lang. So guys, thank you for watching. Sana nagkaroon kayo ng idea kung saan mga gandang bumili ng pasalubong pag galing kay South or kung galing man SEA Games. Till next time, bye-bye!